ang mas maliit. 1, 2, 3, out! Wala na. Okay. Magandang umaga, tanghali, gabi sa ating lahat. Usapang nyog naman tayo. Yan. At yung kanilang mga peste at mga solution na pwedeng gawin para ito ay masugpo. Yan. So, sa mga probinsya, isa na ang nyog sa mga source of income ng karamihan. Kagaya dito sa amin, sa probinsya ng Aurora. Ang nyog na tinatawag nilang Tree of Life. Yan. At Tree Generation Tree. Tree of Life dahil mula dahon hanggang sa kanyang puno ay napapakinabangan. Tree Generation Tree naman dahil halimbawa ako, napapakinabangan ko ito ngayon, mapapakinabangan ng mga anak ko at maipamamana nila sa kanilang mga anak. Yan. O sana maabutan ko pa na sila na ang nagmamanage dito sa Niugan. Kasi ang native na nyog ay umaabot ng nasa 80 years ang lifespan. So, itong mga nyog dito ngayon ay malapit ng mag-senior citizen. Nasa 59 years old na sila ngayon. Samantalang ang dwarf ay nasa 25 to 30 years lang naman ang kanyang lifespan. So, kagandahan nga lang sa dwarf, 3 years, pag maganda yung pagkakatanim, pag maganda yung lupa, ay magsisimula ng mamunga. Kagaya ng mga tanim ko dito, so magti-3 years sila sa July, sana sa last quarter ng taong 2000 ay makita ko ng mamulaklak at magkaroon ng mga bunga. Samantala ang native, no, mabilis na yung 6 years sa experience namin dito. Normally, kapag hindi kagandahan ang lupa, nasa 10 years bago mag-regular na mamunga. So, yun yung pinakamaganda sa buhay ng cocoa farmer. Yung makita na namumunga na yung mga tinanim nila. Ang problema, yan, eto. So, yung pag-atake ng mga peste, kagaya ng rhinoceros beetle or uwang at red weevil. Na parehas ang ginagawang epekto sa nyog. So makikita natin na yung ating nyog ay infected ng gantong mga peste kapag may mga design yung ating mga dahon. Parang may gumugunting o gumugupit sa kanilang mga dahon. So ibig sabihin nun ay mayroong uwang or weevil sa katawan ng ating puno. So dito sa amin, ang turo ng mga matatanda na medyo effective, no? Masasabing effective dahil nakasurvive yung mga nyog nila noong araw. Ang ginagawa nila, nilalagyan ng pako. So kagaya ng inyong nakikita, ginawa ko ay 4 na pako sa paligid. So 5 yung ginamit ko kasi sabi ng matatanda, kapag yung katawan niya na may pako ay pinasok ng mga beetle, so mag-iiba yung lasa. Kaya lalayasan nila. Dahil mabilis nga na magtunaw ng bakal ang juice ng puno ng nyog. Yan. So effective siguro, pero hindi ako 100% sure. Dahil ito, yung nakikita nyong nyog na ito na nilagyan ko din ay inatake ng uwang. Sa pagre-research, ito yung common na nakikita kong solution. Paggamit ng mothball, yan, powder na sabon, yan, tubig at sirens. So sa kabila, kahapon, ay ginawa ko na rin ito at ito yung video. Panoorin muna natin. Saka natin gawin ito kasi wala akong ganito kahapon dito sa nyog na ito. Yan, i-identify mo kung saan yung
area na inaatake, linisan mo para makita yung mga areas kung saan may mga tama na, and then palabasin mo yung mga beetle na yan. So tiyagain lang natin na tusok-tusukin yung butas hanggat may lumalabas na malambot na fiber ng nyog. Ayan. At nang mailabas din yung mga insekto dyan na natitira pa. So, kung nararamdaman nyo na matikas na yung inyong nasasalat sa loob, ayan. Ibig sabihin, wala nang mga nakain na fiber. So, pwede na nating itigil. Pero hanggat marami pa, ayan, birahin natin ng birahin. Malay nyo, mayroon pa tayong na-miss na mga itlog sa loob na hindi natin tatamaan ng solution na ilalagay natin. Ngayon, pagkatapos lumabas, ito yung solution. Mothball, yan, at powder na sabon. Yan. Pitpitin natin yung naphthalene, yung mothball, para maging powder. Yan, sa video na nakita ko, isa lang, no? So, depende siguro kung gaano kalawak yung nakain na. And then pagkatapos niyan, powder na sabon, ihalo sa tubig, and then ilagay sa sirens na walang karayom. Yan. Sa problema sa akin, wala akong sirens na nakuha. Ito lang muna ang solution dito sa bote ng tubig. Yan. Itong gagawin natin. So, pagkatapos niyan, ay patamaan natin yung loob. So, dahil hindi natin nakikita yan, so, iba't ibang direksyon yung ating pag-spray. Okay. Yan, palagay ko naman nabasa na dun sa mga sinungkit-sungkit natin. At ito ay yung isa, gumagalaw pa ito. Itong mas maliit. 1, 2, 3. Out! Ala na. So pagkatapos nyan, dahil mura lang naman itong ginamit natin na pesticide, salip na isa, ay dadagdagan ko na yung iiwan sa loob na mothball. Diba? Nag-iiwan tayo ng ganito sa ating mga damitan para lumayo yung mga ipis. Yan. So, yun yung purpose. Kung sakali na namatay na yung andyan sa loob at may mga papasok pa. Yan. So, lalayuan din nila dahil sa amoy nitong mothball. Pagkatapos niyan, ay maganda sana kung mayroon tayong ladder para makita pa sa taas. Yan. So, yung katawan niya, hindi naman kagaya ng iba pa na may sakit na naglilikido. Sa mga mabababa pa na kaya nating abutin para bigyan sila ng proteksyon laban sa mga ganto, buhangin yung gamitin natin. Linisan muna natin yung mga sanga. Tanggalin natin yung mga dumi, baka may mga nakatago doon.
meron niyang nakatago. Karag. So ilalagay natin ang buhangin sa mga singit-singit ng mga sanga ng nyog. So ito rin yung isang nakikita ko na solution na ginagawa ng mga creator na taga-India. Maliban dyan, mag-iwan na rin tayo ng ganto sa mga sanga-sanga ng nyog. Wala na. Kahalos wala ng pag-asa ito dahil umabot na siya sa pinakadulo. Pero tagahin ko na lang na linisan para maubos yung mga peste rito. Nang sa ganon ay hindi na sila makalipat sa iba pang mabababang nyog. Pinagpawisan ako dito sa nyog. Akala ko may pag-asa pa. Pero palagay ko wala na. So nilinis ko lahat. Yan, ang daming peste. Ang tumira din dito ay red weevil. So ito na itsura ngayon. Pero ganun pa man ay ganun pa rin ginawa ko. Gamit tong sirens, mutbol, powder sa katubig, yan. Inisprehan ko pa rin yung mga butas-butas. At haba pagka-spray ko dun sa mga butas, may mga lumalabas na mga insekto. Yan. So, maliban dyan, pagkatapos nung isang lata ng sardinas, nagtimpla uli ako, nilagay ko naman na dito sa bote ng at saka ako ibinuhos. Yan, para mas malawak yung kanyang mabasa. Then, nag-iwan ako ng mga mutbol uli sa mga butas. So, yun. Yung tatlong pamamaraan. Ano? Yung una, yung ginagawa ng mga matatanda dito noong araw, paglalagay ng mga pako. Another, ay buhangin. Yan. Ilalagay nyo sa mga sanga-sanga ng inyong mga nyog. Katlo, kapag may mga peste na dito sa katawan ng ating mga puno. So, ito yung ginawa nating pamamaraan. So, nawa ay makatulong. Nang hindi na matulad yung nyog nyo dito sa aking nyog na ito. Ayan, kasi ang gustong-gustong atakihin ng mga yan, yung mga batang nyog. Mahilig sila sa mga bata. Okay, maraming salamat po sa panonood. God bless at mabuhay po tayong lahat.